liquid at gas ay nagbabago ng anyo. Kapag naiinitan, isinasalang sa apoy o nagbabago ang temperatura. Sa araling ito, aalamin natin ang tungkol sa mga pagbabagong na gaganap sa mga solid. Pagkatapos ng aralin, may kakayahan ka ng masuri ang pagbabago ng mga solids kapag naiinitan o pinainitan. Maibigay ang mga halimbawa ng solid na nagiging gas at solid na nagiging liquid. Masabi ang kaibahan ng sublimation sa melting. At matukoy kung paano makakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ng mga pagbabagong ito. Bago umpisahan ang pag-aaral na ito, sagutin muna natin ang sumusunod na pagsubok upang malaman kung gaano matalawak ang iyong kaalaman ukol sa paksang ito. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Sa unang bilang, ang meatball, air freshener at dry ice ay mga solid na nagbabago ng anyo na mula solid ay direktang nagiging gas. Nasa anong proseso ng pagbabago ang mga solid na ito? A. Evaporation, B. Freezing, C. Melting, D. Sublimation. Ang tamang titik ay B. Para sa ikalawang bilang, ano ang pagbabagong nagaganap sa kaanyuan ng yelo kung ito ay ilalabas sa freezer at maiinitan? A. Ang solid ay magiging gas. B. Ang solid ay magiging liquid. C. Ang liquid ay magiging solid. D. Ito ay mananatili sa dating kaanyuan. Ang tamang titik ay B. At para sa ikatlong bilang, kapag sinindihan ang kandila, ito ay matutunaw. At titigas o mabubuo naman ito kapag naalis ang init. Bakit kaya nangyayari ang mga pagbabago nito sa kandila? A. Dahil madali itong tumigas. B. Dahil inilagay ito sa sisidlan. C. Dahil ito ay madaling matunaw. D. Dahil ito ay pagbabago ng temperatura. Ang tamang titik ay D. Para sa ika-apat na bilang, ang kandila, yelo at meatball ay mga solid. Paano sila nagkakaiba ng paraan ng pagbabago? A. Ang kandila, yelo at meatball ay nagbabago sa prosesong sublimation. B. Ang kandila, yelo at meatball ay pusang natutunaw at nagiging liquid kapag naiinitan. C. Ang kandila at yelo ay dumadaan sa proseso ng melting. Samantala, ang meatball ay sa proseso ng sublimation. D. Ang kandila at yelo ay dumadaan sa proseso ng sublimation. Samantalang, ang meatball ay sa proseso ng melting. Ang tamang titik ay C. At para sa ikalimang bilang, ano ang pinakamainam na paggamitan ng mga namuong natunaw na kandila? A. Gamitin muli ang maliliit na kandila. B. Gamitin bilang floor wax na pandili sa bahay. C. Itago upang magamit kapag nagkaroon ng brownout. D. Ipamigay sa mga namumulekta ng namuong tunaw na kandila. Ang tamang titik ay B. Ilan ang nakuha mong score? Huwag kang mag-alala. Magkakaroon pa tayo ng pag-aaral upang makatulong sa'yo. Ano ang epekto ng init sa meatball at air freshener? Tama! Ang solid na meatball at air freshener ay direktang nagiging gas o vapor na hindi dumaan sa pagiging liquid. Ang halimuyak ng hangin sa loob ng silid ay kapareho ng amoy ng solid, meatball at air freshener. Kaya, masasabi ang komposisyon at pareho pa rin
ng iba lamang ng anyo. Ang pagbabagong nagaganap sa solid na diretsong nagiging gas o vapor ay tinatawag na sublimation. Sagutan ang gawain ito upang malaman kung naalala ninyo ang inyong aralin. Naririto ang mga kasagutan. Magaling, maaari na tayong tumuloy sa susunod na aralin. Balikan natin ang mga nangyaring pagbabago sa mga sumusunod na solid noong nakaraang aralin. Sa Figure 1, yelo sa labas ng freezer. Sa Figure 2, kandila bago at pagkatapos isalang sa apoy. At sa Figure 3, mothball bago at pagkatapos iwan sa isang silid na may mainit na temperatura. Tignan natin ang ilustrasyon ng proseso ng melting. Pinapakita sa ilustrasyon ito na ang matter ay magbabago. Ang init ay sanhi ng pagbabago ng anyo nito na ilabas sa freezer at mainitan ang yelo. Nagbago ito mula solid ay naging liquid. Ang proseso ito ay tinatawag nating melting. Ang melting o fusion ay proseso ng pagbabago ng solid mula solid ay naging liquid. Obserbahan ang proseso ng melting. Ang iba pang halimbawa nito ay ang ice candy, ice cream, at butter. Nang isalang naman ang kandila sa apoy, nagbago ito mula solid ay naging liquid. Dumaan din ito sa proseso ng melting. Ang Crayola at wax ay dagdag na mga halimbawa nito. Pag-aralan naman natin ang ilustrasyon ng proseso ng sublimation. Nag-iwanan sa silid na may sapat na init ng temperatura ang mothball, nagbago ito mula solid ay naging gas o vapor na hindi dumaan sa anyong liquid. Ang proseso nito ay dinatawag na sublimation. Ang proseso ng sublimation ay nagaganap kung ang temperatura ay may sapat na init upang maganap ang pagbabago. Kadalasan, ang gas na manggagaling sa solid ay hindi nakikita. Ngunit, ito ay ating nalalamang nagaganap dahil sa halimuyak ng hangin na nagdadala ng gas mula sa solid na mothball. Ang sublimation ay nagbabago ng bagay mula solid ay nagiging gas o vapor na hindi dumaan sa anyong liquid. Obserbahan ang proseso ng sublimation. Ang iba pang halimbawa nito ay ang solid na air freshener at iodine crystal. Ating alamin ang inyong natutunan. Ibigay ang mga salita upang makumpleto ang pangungusap. Umili mula sa mga salita sa kahon. Tara, sabayan niyo akong muli. Basahin at kumpletuhin ang mga pangungusap. Ang mga solid, katulad ng Crayola at kandila na pinainitan o isinalang sa apoy, ang mga ito ay magbabago mula solid ay magiging liquid. Kapag naman ang yelo at ice cream ay inilabas sa freezer at nainitan ay magbabago din mula solid ay magiging liquid. Ang tawag sa prosesong ito ay melting. Kapag ang mga solid naman katulad ng mothball at air freshener ay pinainitan o pinahanginan, ang mga ito ay magbabago. Mula solid ay magiging gas.
Ang tawag sa prosesong ito ay sublimation. Ngayon naman, magbasid kayo sa inyong paligid. Bigyang pansin ang mga pagbabagong nagaganap sa ibang solid na nagiging liquid o kaya naman ang mga solid na nagiging gas. Ano ang mga ito kung sakaling mayroon kang naobserbahan o napansin? Halina at ating tuklasin. May mga natira kang maliliit at putol-putol na payola noong nakaraang taon. Nangihinayang ka. Gusto mong magamit muli ito. Kaya nagpatulong ka sa iyong ate na ilagay ang mga krayonag ito sa isang lata sa ibabaw ng kanan. Isinalang ninyo ito sa loob ng ilang minuto. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa mga pangkulay? Tama! Tulad ng nasa figure 6, ang mga piraso ng krayola ay natunaw na isalang ito sa apoy o sa kalan. Paano nakakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang mga pagbabagong nagaganap sa solid na nagiging liquid? Tama! Makakatulong kang mag-recycle ng bagay sa paligid. Ang mga maliliit na putol-putol na krayola ay maaari mong gamitin muli na pangdisenyo sa inyong mga likhang sining na maaaring palamuti sa inyong tahanan. Ngayon, sagutin natin ang gawain ito. Narito ang mga kasagutan. Kaya ba kayong mga bata? Ating alamin ang inyong natutunan sa araw na ito. Kaya mo yan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ninyo ang inyong sagot sa sagutang papel. Ang kandila, crayons, at wax ay mga solid na nagbabago ng lango kung iinitin sa apoy. Ay nagiging liquid. Ano ang pagbabago nito? A. Evaporation. B. Freezing. C. Melting. D. Sublimation. Ang tamang titik ay C. Para sa ikalawang bilang, ano ang pagbabagong nagaganap sa kaanuan ng dry ice kung ito ay ilalabas sa lalagyan at maiinitan? A. Ang dry ice ay magiging gas. B. Ang dry ice ay magiging solid. C. Ang dry ice ay magiging liquid. D. Mananatili sa dating kaanuan nito ang dry ice. Ang tamang titik ay A. At para sa ikatlong bilang, kapag isinalang sa apoy ang floor wax, ito ay matutunaw. At kapag naman nawala ang init, ito ay titigas muli. Bakit kaya nangyayari ang mga pagbabagong ito sa floor wax? A. Dahil madali itong tumigas. B. Dahil sa iniligay na sisiglan. C. Dahil ito ay madaling matunaw. D. Dahil ito sa pagbabago ng temperatura. Ang tamang titik ay D. Sa ika-apat na bilang, suriin ang mga larawan. Tungkol sa pagbabago ng kandila, yellow at dry ice. Paano nagkakaiba ng paraan ng pagbabago? A. Ang pagbabago ng kandila, yellow at dry ice, ay sublimation. B. Ang kandila, yellow at dry ice, ay kusang natutunaw at nagiging liquid kapag naiinitan. C. Ang kandila at yelo ay dumaan sa paraan ng melting. Samantala, ang dry ice ay sa paraan ng sublimation. D. Ang kandila at yelo ay sa paraan ng sublimation. Samantala, ang meatball ay sa paraan ng melting. Tamang titik ay C. At para naman sa ikalimang bilang, paano mo gagawin kapag ipapinabang ang mga maliliit na crayon sa inyong tahanan? A. Itapon na lang ang mga ito. B. Gamitin muli ang maliliit na crayons. C. Ibigay ang maliliit na crayons bilang donasyon. D. Iresiklo ang maliliit na crayons upang maging panamuti. Ang tamang titik. Maraming salamat mga bata sa pagiging aktibo sa ating aralin ngayon. Sa uulit,